Magandang umaga po, Sir Van. Ako nga pala si Nori. Nakatira sa Batangas. Hindi ko na sasabihin kung saan yung eksaktong lugar. Noong una po ay talagang nahihiya akong mag-share ng story sa inyo. Kasi syempre hindi ko naman alam kung paano yung format. Pero pinakinggan ko yung ilang mga stories mo. At doon na ako naglakas ng loob na ipadala itong story ko. Matagal na rin simula nang nangyari to, Sir Van. Grade 6 pa lang ako that time. Pagkabata ko na ay talagang kinalakihan ko na ang pag-aalaga sa akin ng aking lola. Alam niyo po ba yung pakiramdam na mas mahal mo pa yung lola mo kaysa sa mga totoo mong magulang? Ganun kasi yung pakiramdam ko. Simula baby pa lang kasi ako ay nagtatrabaho na sa Amerika yung mama ko. Yung papa ko naman ay nasa ibang bansa rin at hindi na kami binalikan. Hindi na rin ako umaasang babalik pa yon. Dahil matagal na rin ako nung hindi pinapadalhan eh. Nag-iisa na nga lang niya akong anak, hindi pa niya ako mabigyan kahit pambaon man lang. Si mama ay nagpapadala naman kahit papano. Pero ang masasabi ko talagang maraming sakripisyong nagawa para sa akin ay ang aking lola at mga tita. Simula kasi umpisa ay sila na yung nandyan para sa akin. Noong umiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang mga assignments ko, noong nagsiselebrate ako ng mga birthdays ko, sila lang talaga yung kasama ko. Pero kahit sila lang ang nasa tabi ko, sobrang saya ko na, Sir Van. Pakiramdam ko, kompleto na kami at wala na rin akong mahihiling pa. Noong nasa elementarya pa lang ako, ay nakatira na ako sa bahay ng lola ko. Siya ang nag-iintindi sa akin sa umaga kapag papasok ako sa school. Magsisermon kapag mabagal akong kumilos. Tapos syempre magrereklamo kapag may kailangan akong bayaran sa school. Maligalig si Lola, pero napakabait niya, Sir Van. Hindi niya ako pinapapasok ng walang baon, na kahit wala nang matira sa pera niya, basta may baon lang ako sa pagpasok. Minsan ay hinahatiran niya ako ng kanin at ulam tuwing lunch break. Idagdag mo pa yung saging na saba na paboritong isingit ni Lola sa isang plastic sa bag ko. Saka tuwing hapon, pagkalabas na pagkalabas ko pa lang sa gate ng school namin, ay nakikita ko na si Lola na may dalang payong. Naglalakad lang kami pa uwi. Tapos dadaan kami sa palengke para bumili ng uulamin namin sa gabi at ibabaon ko kinabukasan na naman. Paborito niya akong pabaunan ng zesto at yung sky flakes. Ang sabi pa nga niya sa akin ay malusog daw yon para hindi masyadong maalat ang kainin ko sa school. Baka raw kasi bumibili pa ako ng mga chichirya. Eh talaga raw papaluin niya ako kapag may nakita siyang balat ng chichirya sa bulsa ng bag ko. Mabait talaga ang lola ko, Sir Van. May pabango siya na talagang hindi ko alam kung saan niya nabibili. Pero talagang kapag inispray mo sa katawan mo, ay tumatagal talaga ang amoy. Naalala ko pa nga, noong birthday niya minsan at nagpadala ang mama ko, ay nagpasama ako sa mga tita ko na humanap ng pabango na kagaya nung kay Lola. Kasi saktong paubos na yung pabango niya. Nakahanap naman kami nun sa bayan. At knowing Lola, talagang mura lang ang binibili nun. Kasi nanghihinayang siya lagi sa pera. Pero yung quality ng pabango ay hindi basta-basta. Pagkabigay ko nun kay Lola, ay hindi niya talaga ito ginagamit. Siguro kung gagamitin niya yon, ay isang puslit lang ng pabango. Pagkatapos ay itatabi niya na sa kanyang damitan. At kapag may mahalagang lakad niya lang ginagamit yon. Ang sabi niya sa akin ay special daw yon, kasi unang beses ko siyang binigyan ng regalo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung tuwa ni Lola noong natanggap niya yon, Sir Van. Ang akala ko nung bata ako ay makakasama ko si Lola palagi. Pero bago ako graduate ng grade 6 ay nawala na ang Lola ko, Sir Van. May sakit kasi ang Lola ko sa puso. Kung kaya ay halos magwala ako habang nakaburo lang lola ko. Sobrang sakit sa dibdib noong mga oras na yon. Hindi ko kayang tanggapin noon. Kaya habang nakaburol si lola, ay ako lang ang nagbabantay sa kanya. Wala akong pinapalapit kahit wala akong tulog that time. Basta ang gusto ko lang noon ay makasama si lola bago ilibing yung katawan niya. Iyak lang ako ng iyak noon sa tabi ng kabaong niya. Pero kahit ano pang iyak ko, ay inilibing din si Lola.
Malaki yung nagbago buhat nang nawala si Lola. Pakiramdam ko noon, kailangan kong mas maging independent. Kasi wala na akong aasahan. Lalo na at buong buhay ko ay nasanay na akong ginagabayan ni Lola. After ng ilang months noon, gagraduate na ako ng grade 6 Sorban. That time ay nalulungkot talaga ako. Dahil ang ine-expect ko na magsasabit sa akin ng medal at sasama sa akin sa stage ay ang aking Lola. Pero si Tita Nelly na lang ang makakasama ko. Habang nagsusuklay ako sa kwarto, ay may naaninag akong parang anino sa likod ng kurtina sa may kwarto ko. Doon ba sa may katapat ng bintana, Sorban? Pero that time ay alam ko agad kung sino. Sa posture pa lang at haba ng buhok, ay alam ko nang ang Lola ko yon. Natakot ako noon dahil umaalingasaw din yung amoy ng pabango niya. Sa takot ko noon ay tumakbo ako palabas, Sorban. Kahit naman mahal ko ang Lola ko eh, takot pa rin naman ako sa mga multo. Noong sinabi ko yun kay Tita Nelly, ay pinuntahan niya yung kwarto ko. Pero wala namang tao at wala ring anino sa likod ng kortina. Ang sabi niya ay baka raw gusto lang sumama ni Lola sa pagbibigay ng medal sa akin at gusto lang itong batiin ako since matagal niya ring hinintay yung araw na makapagtapos ako. Naiiyak pa ako noon habang umakyat ng stage, Sorban. Masakit dahil wala na ang Lola ko. Pero masaya dahil hindi ako iniiwan ng mga tita ko. Pero inaalay ko pa rin itong mga medal ko para sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung pangyayari na yon, Sorban. Pero kahit ganun at wala na ang aking Lola, ay ipinakita niya pa rin na suportado niya ako sa lahat. At nagpapasalamat ako para doon. Hanggang dito na lang po muna, Sorban. Maraming salamat po. Magandang umaga o gabi po sa inyo, Sorban. Ako nga pala si Shaina, isa sa inyong mga followers at isa na rin sa inyong mga supporters. Paano ko ba naman kayo hindi magugustuhan? Eh lahat na yata ng genre ng mga horror stories ay nasa YouTube channel nyo. To the point na tumatambay na lang ako ron para makinig, especially kapag rest day ko. Mahilig talaga ako sa mga horror stories. At itong ikukwento ko sa inyo ay nangyari sa akin noong bata pa lang ako. Bata pa lang ako ay sinabi na talaga ng mga lolo at lola ko na napakalikot at napakakulit kong bata. Natatandaan ko pa nga kapag sinesermonan ako ng lola ko, pinagtatanggol pa ako ng lolo ko kahit ako naman yung mali. Nangyari ito noong kasal ng isa kong tita, Sorban. Iniwan ako noon ni na lola sa sala ng bahay ni na tita. At sinabing huwag akong maglikot dahil manunulungan muna raw sila. Marami pa kasing karneng kailangan lutuin that time. Tapos ang dami pang handa ni na tita. Ang natatandaan ko rin ay may lechon pa sila. O diba, sosyal. May kaya naman sila parehas, lalo na yung napangasawa ni tita. Tumulong ang lola ko sa pagbabalot ng mga suman. Tapos yung lolo ko ay naglelechon sa labas. Lahat sila ay busy noon. Then ako lang yung bata na naiwan sa sala. Nakatingin lang ako noon sa kitchen kasi nandun yung iba ko pang mga tita. Enjoy na enjoy ako noon habang pinapanood sila. Ewan ko ba, sinabihan na ako noon ni Lola na huwag maglikot. Pero maya-maya ay ginagala ko na yung buong sala ng bahay ni na tita. Ginalaw ko rin noon yung mga laruan ng pinsan ko na sa tingin ko ay maiintindihan naman ng aking Lola kasi nakakabord doon kapag mag-isa lang. Natatandaan ko pa, Sorban, habang nilalaro ko noon yung manika ng pinsan ko, ay nararamdaman kong parang may nakatingin sa akin. Naiilang nga ako noon, kaya syempre bata, naglilinga agad ako para hanapin kung sino yon, pero wala akong nakita. Uupo na uli sana ako sa sofa, noong napansin kong gumagalaw yung kurtina ni na tita sa may kwarto ng pinsan ko. Yung paggalaw niya ay para bang may naghihigit mula sa loob. Tapos may naaninag ako noong parang figure ng bata sa loob. Kaya tuwang-tuwa naman ako. Kasi ang buong akala ko noon ay nakauwi na ang pinsan ko. Yung anak ni tita na may-ari ng mga laruan na nilaro ko. Ang ginawa ko noon ay tumakbo ako habang tinatawag siya.
Kaso hindi siya umaalis sa likod ng kurtina. Nakatayo lang siya ng straight doon. Tapos parang hindi gumagalaw. Sobrang weird nga noon. Pero mas nanguna yung excitement ko na makalaro yung pinsan ko. Kaya naman ay binuksan ko yung kurtina. Pero binalot talaga ako ng takot noong wala akong nakita sa likod ng kurtina, Sir Van. Pagkahawi ko sa kurtina ay nakita ko lang yung kwarto ng pinsan ko. Malinis yung kwarto. Tapos halatang walang pumapasok doon. At wala pa rin yung pinsan ko. Nagtayuan ang balahibo ko noon. Lalo pa nung nakarinig ako ng halakhak galing sa likod ng kurtina. Pakiramdam ko nga eh namumutla na ako noon sa takot. At umiiyak na rin ako. Kasi parang nag-i-echo yung halakhak sa ulo ko. Sa sobrang takot ko noon, ay umiyak lang ako sa kwarto habang tinatawag sina Lola. Hindi naman nagtagal ay dumating sina Lola. Tapos pinatahan ako. Pero yung iyak ko noon ay talagang mahirap patigilin. Kaya sinabi kong uuwi na lang ako. Dahil natatakot na ako sa bahay ni na tita. Tapos, naikwento rin sa akin ng tita ko na may-ari ng bahay. Na talaga raw may itinuturong bata ang pinsan ko sa may kurtina ng kwarto nito. Kung minsan pa nga raw ay, nagigising sila sa kalagitnaan ng gabi. Dahil umiiyak ito. At wala silang ibang magawa kundi ilipat ang pinsan ko sa kwarto ni na tita. Simula noon ay natatakot na akong maglaro sa sala ni na tita. Maging sa kwarto ng pinsan ko. Kahit naman po siguro kayo ay matatakot kapag ganun ang inyong narinig at nakita. Ngayon po Sir Van, pinipilit kong huwag maging malikot. Dahil hindi ko rin alam ang maaaring makasalubong o makita ko sa daan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yun sa akin. Pero kahit sino pang tanongin ng tita ko kung sino ang batang yon at kung sino ang naunang may-ari ng bahay, ay walang nakakaalam hanggang ngayon. Pero kung may hiling lang kami, ay sana matahimik na yung bata na yon at hindi na manggulo pa, Sir Van. Hanggang dito na lang po at napahaba na. Sana ay mapasama ito sa mga videos na inanarit ninyo. Aabangan ko po ito. Maraming salamat po. Hello po Sir Van. Magandang umaga nga po pala. Naparito lang ako para mag-share ng aking story sa inyo. Pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Venice, nakatira sa Manila. Nakikitira lang ako sa bahay ng tita ko kasi hinabilin ako ng mga magulang ko sa mga tito at tita ko simula noong pumunta sila sa Taiwan. Doon sila nagtatrabaho. Para daw mabigyan ako ng maayos na buhay. Naiintindihan ko naman yon. Kaso syempre may mga araw pa rin na hinihiling ko na sana ay nandito sila sa tabi ko. Kagaya na lang ng mga birthday ko, Pasko, bagong taon, kapag family day, o kaya ay bigayan ng card. Kung minsan kasi ay nakakahiya sa mga kaibigan ko na wala akong kasamang magulang sa school. Noong grade 5 ako ay namatay yung tito ko na asawa ng tita ko, Sir Van. Kaya kami na lang ng tita ko at yung bunso niyang anak na babae ang magkakasama sa kanilang bahay. May pasok kasi kami every morning nung pinsan ko. Tapos si tita naman ang nagbabantay at nag-aasikaso sa bahay. Sa tuwing uuwi kami ng hapon, ay may nakahanda ng merienda at tinutulungan din namin si tita sa paglilinis. Noong namatay si tito, ay kami lang halos ng pinsan ko ang gumagalaw sa bahay. Iyak lang ng iyak noon si tita. At ilang buwan din buhat nang makamove on talaga siya sa pagkamatay ng asawa niya. Simula nang mawala ang tito ko, ay nakakaramdam na talaga ako ng kakaiba sa bahay ni na tita Sir Van. Yun bang habang naglilinis o nagwawalis lang ako sa bahay, ay pakiramdam kong may nakatingin sa akin. Tapos kapag may pupuntahan ako at nasa gitna ako ng bahay, ay may maririnig akong tatawag sa pangalan ko. Pero pagtingin ko sa bahay ni na tita ay wala namang tao. Tapos kapag may inaasikaso ako sa kwarto o di kaya ay naliligo ako ng gabi o umaga, ay may biglang kakatok sa pinto ng banyo. Pero kapag pinagbuksan ko naman, ay walang tao. Minsan ko yung na-experience noong minsang naligo ako para pumasok sa school. Tapos habang nagsasabon ako, ay biglang may kumatok sa pinto ng banyo. Noong una ay sumigaw lang ako ng may tao. Pero maya-maya ay kumatok ulit ito.
Nung mga oras na yun ay kinuha ko na yung towel at pinulupot sa katawan ko. Tapos binuksan ko yung pinto, Sir Van. Lumabas pa nga ako nun sa pinto kasi akala ko eh pinagtitripan lang ako ng pinsan ko. Pero paglabas ko ay walang tao. Pagkatapos ay doon ko lang din naalala na nasa mga lola nga pala namin ang pinsan ko na nasa kabilang barangay. Nagbakasyon kasi siya noon after ng exam nila. Tapos yung tita ko naman ay kakapasok lang sa trabaho that time at gabi pa yung uwi. Nung mga oras na yun ay natakot ako. Pero tumuloy na lang ako sa pagligo. Then after noon ay may kumakatok pa rin. Pero hindi ko na pinagbuksan. Ito na yung exciting part. Noong minsang nag-aaral ako ng mga bandang alas 10. Talagang nahihirapan ako noon at stress na rin ako kasi marami kaming incoming long test. Habang nag-aaral ako ay may bigla na namang kumatok sa pinto. Hindi ko yun pinansin kasi alam kong yun na naman yung nangangatok. Pero noong makatatlong beses na yata yung katok ay sobrang nainis na ako. Paano ba naman kasi, eh hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Paano ako matututo kung kumakalabog ng kumakalabog yung pinto? Lumabas ako noon. As expected, wala na namang tao. Sanay na ako roon pero pabalik na sana ako nang makita kong parang may tao sa sala. Kasi may narinig akong parang tumakbo, Sir Van. So nilibot ko noon yung paningin ko. At doon tumagal yung paningin ko sa kortina sa sala. Para kasing may tao sa likod nun dahil may naaninag akong anino. Yung anino ay may katangkaran din at magalaw siya. Base sa buhok at hugis ng katawan ay talagang malalaman mong katawan ng lalaki yun. Pagkakita ko palang dun ay alam ko na agad na yun ang pumano kong tito. Tinawag ko noon si tita pero mukhang tulog na siya noong mga oras na yun. Kaya ako lang ang gising. Nakailang tawag pa nga ako noon. Pero hindi lumabas si tita. Dahil sa pagod na rin siguro sa trabaho. Gusto ko nang tumakbo papasok sa kwarto noon. Pero biglang sumilip yung ulo ni Tito, Sir Van. Yung mukha niya ay duguan. Tapos halos matanggal yung kurtina sa higpit ng pagkakakapit niya. Natakot na ako noon. Lalo na noong ngumiti siya sa akin. Sa sobrang takot ko nga ay napasigaw na ako. Kaya naman bigla akong niyakap ni tita dahil narinig niya na akong nagsisisigaw. Hindi ako makamove on agad dahil tinuturo ko pa yung asawa niya sa kurtina. Pinipilit naman akong pakalmahin ni tita noon. Siguro sa sobrang takot kaya nahimatay ako noon. Nung magising ako ay nagsabi ako kay tita na sa bahay na lang ako ni Lola titira. Hindi ko na rin kasi kaya yung pagpaparamdam ni tito sa bahay nila. Hindi ko alam kung may gusto ba itong iparating o gusto lang talaga niya akong takutin. Pumayag naman nun si tita. Pero ang sabi nito sa akin ay bibisitahin ko rin daw sila minsan. Pagkaalis ko ay ipinabless ni na tita yung bahay at kumuha na rin sila ng mga katulong para naman kahit papano ay makapag-focus siya sa trabaho at may katulong siya sa mga gawaing bahay. Hinihiling ko pa rin hanggang ngayon na sana ay matahimik na si Tito, Sir Van. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po ulit. At sana ay mapasama ang aking story sa mga inanarit ninyo.